Hello po. Baby Love TV po. Gagawa po tayo ngayon ng video tungkol po dun sa ating pinag-usapan ng last video ko na tungkol po ito sa mga newborn piglets po na mga payat at mga namamatay po ang iba. Sayang po, diba? Kasi nandun na eh. Buhay na eh. Yun po bang kung iisipin natin? Sorry. Ang tagal po ng ating ipinaghintay. Bago sila naglandi, hanggang nagbuntis, hanggang makapanganak. Napakatagal po ng panahon bago po natin mapaanak yung mga sorry po. Yung mga inahin natin. Tapos pag nanganak, ay ganun po yung nangyayari. May mga payat, may mga namamatay. Diba po sayang? Kasi sana po makating lalamunan ko. Hindi po madali aralin kung paano po ang mga dapat gawin pag mga ganun po yung sitwasyon ng ating mga biik. Dahil siyempre po tayo pagka magpapaanak ng baboy, gusto natin yung at least maka-10 piglets ang dapat isang inahin natin, diba? Masaya tayo dun kahit paano, eh. Bawi-bawi yung ating nagastos. At saka yung saya tayo na at least hihigit sa 10. Kung halimbawa nababawasan na ng isa, magkakaroon ng hindi po natin maiwasan yung mortality po sa ating mga biik. Pero kung halimbawa po sa inanak na 10 tapos mamamatay po yung 5 or 6, kasi naranasan po namin umanak po ng 10, wala pong maliit, wala pong bansot, lahat po magaganda. Pero bago po na narating yung araw ng pagwawalay, isa na lang po yung natira. Marami po kasing kadahilanan, kaya talagang napaka, yung pong stage na yon ang habang naipanganak na, hanggang dumidedi sila, hanggang maiwalay. Yun po yung mahirap na stage para sa ating mga biit. Pinanganak ng magaganda, pero bakit nang magwawalay, isa na lang yung natitira. Yung pong nangyari na naging matapang yung inahin, kinakagat po yung anak, hindi po siya naging maingat kumpara sa dati niyang panganganak na pagka naramdaman niya na merong umiirit na anak niya na parang naipit niya, agad-agad pong gumagalaw yung inahin para makakawala po yung mga biik na nadadaganan niya. Kaya po talagang napakahirap po yung stage na yon. Meron po naman na nanganak ng 15. Sa isang inahin ko po yon, 15 po yung naging anak. Dahil nga po marami, ilan din po yung maliliit. Ito po ay pang-apat na panganganak ng aking inahin. Hanggang sa bago po na iwalay, halos kalahati po ang nawala. Dahil meron nga po mga payat, merong maliliit. Kaya yun po ay dapat aaralin din po natin yung panahon sa pagbubuntis ng ating inahin. Yung hanggat maaari po ay maibigay natin yung tamang nutrisyon sa ating mga inahin. Kung tayo man po ay nagbibigay ng mga pandagdag na pakain sa kanila, wag po naman yung sobrang-sobra na yung puro na lang mga ibang pagkain na kukunti na po yung naibibigay nating feeds, or pwedeng mangyari po yun na nangyayari na lang na
wala ng pigs, puro ganun na lang. Pero ganun nga po ang nagiging resulta. Masusubukan niyo po. Kung ang ating inahin ay purong pigs po ang ating ipinapakain, makikita niyo po na ang ating mga biig ay mga healthy, malalaki, walang bansot, hanggang sa mailabas sila. Dala-dala nila yung kanilang pagka-healthy. Hindi po katulad ng ng iba na pagkapanganak pa lang, after 3 days old, makikita mo na doon yung mga may maliit, yung may mga bansot. At pagka ilang araw po, mamamatay na yun. Kaya yun po sana yung mga dapat iwasan natin. Simula pa lang sa pagbubuntis, aalagaan na po natin yung ating inahin. Hanggang makapanganak, maayos na pagkain, kumpleto bakuna, kumpleto vitamins, purga. Napakaganda po ng maging resulta. Ganun po ang gagawin natin. Kasi sayang po eh. Nandun na yun eh, buhay na. Naipanganak na, tapos mamamatay. Sayang po, diba? Sige po, hanggang dito po muna. Sana po nag-enjoy kayo sa aking topic ngayon, sa atin pong pinag-usapan. Sa mga susunod na video ko po, abangan nyo po. Mas marami pa po tayong pag-aaralan, mas marami pa po tayong matututunan sa ating pag-aalaga ng baboy. Patuloy po tayong magsaliksik ng mga kaalaman para sa ating ikauunlad ng ating pag-aalaga ng baboy. Maraming pong salamat. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!